lo guys. Good morning. Isang magandang morning sa ating lahat. Ito ngayon mag-workout. Walking sandali. Papawis. And then after that, hinga na. Okay. Samahan nyo lang ako guys. Habang ako'y mag-ikot-ikot dito sa Bilsia Park. Pupunta tayo mamaya-maya doon sa Sunken Garden. Doon sa track, oval, walking trail. Okay. So, let's go guys. Hit the trail. Ito yung Bilsia Park. Yung pinuntahan kong nakaraan. One month ago. Ano ba yung last na punta ko dito? Ganda rin to dito eh. Mahaba rin yung walking trail dito. Ang daming walking trail dito. Dito sa looban, mayroong walking trail dito. Yan. Paikot doon. And then mayroon din dito Sunken Garden. Yung ibang mapuno dito parang nasira yata. Ipinoto nila. Pagka season ng taga ano to, namumulaklak yung mga tanim dito. Ang ganda eh. Ngayon wala, hindi namumulaklak. Dito ako nag-stretching muna. I-stretching sa ano. Habang minsan marami ditong nag-ano eh. Po palipas ng oras. Ito ang puno doon, namatay. Sayang, ganda pa naman yung puno niya. Ito isa na mulakot, pero malapit na rin mamatay. Nalalagas yung mga dahil. Mulaklak. Yan. Ganda ng mulaklak nito eh. Ito nasira eh sa tuktok. Yan. Yung doon lang namamatay na yun doon sa tuktok eh. Ayan nga. Pero pagka namumulaklak yung mga halaman na yan, ang ganda ng tingnan dito. Hindi gaano namumulaklak na yan. Hindi season. At yung sa itaso, pinupuputol nila. Pinitrin nila. Para ma-renew yata yung ano, yung mga bagong sibol na ano. Kaya pinuputol din. Kaya hindi ang gaano namimintinig ko ngayon. Ang mga halaman parang nasisira na marami ng dahon. Maintenance dito. Ganda nito ng ano eh. Yan ang mga squirrel dito guys. Dalawa. Yan. Squirrel.
sa umakyat na. Yung mga skiri dito, lalo na doon sa maraming puno, marami doon. Ito yung ano guys, yung something garden. Naku, yung bandalisin talaga yung iba. Pinatag-tunog-tao sa noon. Pilsia Park, something garden yung napindikita. Dito lang paikot-ikot guys, wala na eh, ayos na eh. Dito lang paikot-ikot, isang oras ka dito, ito tayo. Maintenance lang naman yung kailangan mo, wellness. Hindi na kailangan na yung takbong kabayo ka pa, hindi na. Wellness ito sa itla, ayos na. Okay na rin dito. Dito mag-stitching daw. Mag-stitching yata ako muna dito. Okay. Dito ako mag-stitching sa wall. Sorry talaga guys, katapos mag-stitching puno ko sa ano, cooking trail na tumalakad. Pero pagka kumukuha ko ng footage, hindi ako pupunta doon dahil maraming tao. Mahagip. Kaya dito lang ako. Dito lang ako sa Sunken Garden Pico. Anyway, malaki naman itong area dito eh.
lalakad dito ng mga hanggang saan, layo na rin yung dating hanggang ka sa anong tawag nito? Sa walking trail. Ganda talaga dito guys, maaliwalas baga. Maaliwalas, ang daming ano dito eh, minsan daming naglalaro. Saan kasi mayroon dyan ano, volleyball court. Balik tayo kasi mayroon, magama dyan. Talaga niyo yung anak niya, yung tatay. Ano itong masalubong, iwas-iwas na lang para hindi tayo baka hanggit na ibang tao. Fountain po eh. Fountain. Pero hindi nila binuksan yung tubig na malakas. Playground yun dyan eh, marami yung lalaro dyan minsan. Saano pagka Sabado at Linggo. Footbridge, maliit na footbridge. Tayo ikot-ikot. Pero ano araw wala na. Tayo ipon na rin tayo na kami. Energy. Okay rin dito, malapit yung parking. Parkingan. Oh, may babae akong masalubong. Iwas ako. Padi-padi pa pa. Ito ako sa ano. Pasok ko dito sa garden. Para hindi ko siya ma... hindi ko siya makalit sa aking kamera. Ayan. Doon lang siya. Mahirap na baka magulit sa kamera eh. Baka tayo yung masita. Hindi hindi na yung iwas tayo, ba? Ang lagi talagang benefit guy yung ano, lagi exercise kayo every day. Ang laking benefit sa ano, sa health, sa awa ng Diyos. At my age, nagsisixteen ako eh. 16 na talaga, 1963 ako eh. Sino mo? Eh, 2023 na ngayon. Ngayon to si 16 ako. Pero sa awa ng Diyos,
ng Diyos. Pera usog lang. Wala man ako maintenance. Kasi ang sa bukod anong tawag nito? Salip ang maintenance ko ay gamot. Ang maintenance ko ay ano? Dito. Exercise, silibrito eh. Wala ka pang maramdaman na sakit. Kapag nasanay ka talaga mag-exercise, parang wala lang eh. Kung hindi ka sanay, isipin mo nakakapagod talaga. Kasi biruin mo pa, you're going to punish yourself. Pero kung masanay ka, nai-enjoy mo eh. Patuloy ko, nai-enjoy ko yung moment na nag-exercise. I am enjoying this. Walang kasawaan ito eh. Sakit mo yung paa, kung anong naramdaman, kaya sa katawan. Yun. Siguradahin ko talaga maka-exercise ako. Sige. Libre ito eh. Walang bayad eh. Kung magtatamad-tamaran tayo, malamang yung mga tulad ko mataba, malaki yung mga cholesterol, malagang pasambulat yan sa body system mo, yung katawan mo eh. Sinong magsasuffer? Ikaw. Kaya sa halip na magtamaran eh, gawin na lang yung exercise everyday. Ang laki talaga ng tulong, guys. Sabihin ko sa inyo, makaya niyong maniwala. Alam mo mo, 60, ilang buwan na lang. Kasi 1963 ako pinanganak eh. Okay, 2023 na ngayon. So, basically, 60 na talaga ako. Pero pagmamalaki ko talaga, pasalamat ko sa Diyos. Pasalamat, malaki pasasalamat ko sa Diyos mo. Wala akong health issue. Kasi yung lifestyle ko yung ano, pinangangalagaan ko talaga. Kasi takot ako magkasakit. Kasi pagka sinabing sakit, sakit nga yan. Kaya masakit. Magtitiis ka sa sakit. Kaya, nung araw, nung kabataan ko, marami akong ano, vices. Bisyo. Bigilyo, bino, puyat. Nalaro ng ano, card. Dumating yung panahon na tinigil ko na lahat. Hindi ko naramdaman yung kaibahan. Ang sarap, kiramdam. Yung mga meron pang bisyo ngayon, eh, ito, kaya nyo nang iwanan. Iwanan nyo na. Wala namang mapapala yan. Wala ka namang mapapala dyan. Bakit ano bang mapapala mo dyan? Bakos lang yan eh. Yan, gusto talaga yung totoo. Bawat sentimo na igugugol mo sa bisyo, o halimbawa sigarilyo, sinusunog mo lang yan eh. Satisfaction lang yan eh. Bawat sentimo ginugugol mo dyan, sinisira yung katawan mo dyan. Nung araw, yung number one na ano ko, yung ngipin, palagi sumasakit. Nagnigarilyo pa ako, nagtuturo pa ako. Nung nagtuturo pa ako, lakas kong manigarilyo eh. Kaya yung ngipin ko tinitira noon. Pagka sumakit, masakit talaga. Pero napansin ko, guys, ever since nung ano, since nung tumigil ako magsigarilyo, ano eh, bihira ko na naramdaman sumakit ng ngipin ko. One time lang yung kumain ako ng beef, yung beef stick, yung stick na ano, medium rare pa, masarap kasi. Kumain ako noon, yun lang sumakit ng ngipin ko. Kaya simula noon, hindi na rin ako kumakain ng beef. Baka ako, titikim-tikim lang ako yun. Pero yung kain talaga, iba yung tikim kasi yung kain talaga eh. Hindi na talaga ako kumakain. Pagka mayroong ano, kasi minsan nagluluto ako eh.
sa mga bata, ang mga anak. Yes, miss, hindi rin kumakain ng beef yan. Tapos din yan. Kasi ang daming kolesterol ng beef. Pagka nagluluto ako, titikim-tikim lang. Hindi naman talaga yung kain talaga na parang yung normal na kain talaga. Hindi, tikim lang talaga pagka beef. Yung pork minsan, nag-uulam pa ako ng pork pero piling-pili. Kasi yung dalawa yung pinatamaan ko rin sa beef. Iwasan yung sasakit yung ngipin ko. Tsaka iwasan ko rin yung kolesterol ng baka. Kasi yung taas ng kolesterol niya. Masarap nga yan pero okay din naman. Kasi sa ginagawa ko palagi ako na exercise, okay din naman sana. Kaso lang, takot din ako pagka masira, baka masira yung ngipin ko. Pero anyway, since nung tumigil ako magsigarilyo, hindi na sumakit yung ngipin ko nang basta na lang. Yun lang, one time sumakit, kumain ako ng beef. Kasi parang pinili ko yung ano eh. Sarap kasi yung ano eh, medium rare. Pero simula noon, tikim-tikim na rin lang ako. Minsan ipinagluluto ko yung mga bata, gusto nila ng beef. Siyempre, pag nagluluto ka, titikim ka talaga sa niluluto mo. Tikman mo gano'n na siya, gano'n nakataas yung timplada niya, gano'n na ang lasa. Pero not totally na yun na yung kakain ko, ulamin ko, or whatever. Kaya yun. Subukan nyo guys, tumigil ng sigarilyo. Yung mga nakikinig sa akin. Subukan lang, wala na mawawala. Walang ibang tao makabenefit yan eh kapag ginawa mo. Yung una-una talagang makabenefit yan, yung health mo. Tingnan mo kapag tumigil ka after 1 month, ma-feel mo talaga, maramdaman mo yung changes sa body system mo. Parang magaan, hindi katulad nung nanigarilyo ka pa na kaunting ano lang, parang mabigat yung ulo mo, pagod yung katawan. Kapag hindi ka na yung nagarilyo, magkaan yung katawan mo. Parang naramdam mo malayo ka sa sakit. Kaya subukan nyo guys. Subukan yung tumigil. Ayun. 1 month, subukan nyo. Kasi pagka tinigil mo, hindi naman ako, hindi naman si Tarpulano, hindi naman si kapitbahay, hindi naman si kaibigan, o kung sino pang Tarpulano, sinong taong makabinipit niyan, ikaw, mismo sarili mo. At the same time, magiging masaya yung buong pamilya. Yan. Sa halip na ibili mo ng bisyong sigarilyo, ibili mo ng pagkain, magkano yung pack ng sigarilyo ngayon? Kasi dito sa Amerika, yung Marlboro dito, makikita mo dyan sa mga estante, ang pricing is $7 a pack. So, meaning to say, 7, e kung dyan sa atin, 54, 7 times 100, almost 400, laking savings yan. Malaking tipid yan. Malaking tipid talaga yan. Kaya kung naitipid mo yung halakang yan, sa halip na ibili mo yung sigarilyo, ibili mo lang yung isang pack ng sigarilyo. Ibili mo na lang yan ng ano, isang kilong manok, isang kilong karne, isang kilong isda. Di masaya-masaya yung buong pamilya, kain ng ano, sarap na ula. Kaya instead of na ibili mo lang para sa bisyo mo, doon mo na ibili sa ito para sa pamilya mo. O sometimes pag uwi mo galing ka sa trabaho, halimbawa labor ka, nag-earn ka lang ng 350 a day, doon tayo mag-usap sa mababa una. Minimum lang kinikita mo. Pintahin mo yung ilang stick na uubos mo sa isang araw.
Una-una. And then, magkano yun? Ay, kung ibinili mo ng tinapa yung pasalubong o cake, ice cream pa pasalubong sa mga bata mo, di, ang saya nila. Ang buti nga yung ngiti. Di ba? Kasi naranasan ko yun nun eh. Nung nangyarilyo pa ako, noong araw, 90s, lakasan ko pa manigarilyo nun. Pag mayroon akong 50 pesos, kung bumili na ice cream, bili para pasalubong sa bata. Instead na 1 pint yung bilhin ko, yun na lang maliliit bilhin ko. Nag-iisa-isa sila. Kasi, nagtitira pa ako para sa ano? Para sa sigarilyo. Kaya, hintan yung bata, bitin. Ay, hindi naman ako mayaman. Government employee lang ako, teacher lang ako eh. Pilipinas. Kaya, hindi ganong kalakihan yung sindo. Tamang-tama lang mabuhay yung tao. Eh, haluan mo pa ng ano, bis yung sigarilyo. Talaga. Kumbaga sa ano, laking kaltas. Minsan pa, weekend. Mag-ano pa, magkayayaan pa yung mga katrabaho mo, mga kapwa guru, kapwa teacher. Magkayayaan, patak-patak yan. Tagay. Bili ng beer, kundi kaya tanduan. Pagka nag-inom, automatic yan, may sigarilyo yan. Kaya, pagka natigil mo yung sigarilyo, laki talaga naman yan. Ang laki talagang benefit sa sarili mo yan. Hindi lang sa iyo, hindi sa buong pamilya. Kasi magsama-sama na yun. Kung matigil mo yung sigarilyo, wala ka na rin gano'ng uminom ng alak o beer ba? Kasi yun ang kasama eh. Kapag nag-inom ka, ang sarap magsigarilyo. Yan. Subukan nyo guys. Akin advice lang naman ito eh. Hindi ko naman sinabing gawin mo talaga. Subukan nyo lang. Kasi experience ko yun eh. Dati-dati ganyan ako eh. Kaya ko nasasabi, alam na alam ko kasi I was once ganyan ako noon. Garilyo, inom, naglalaro ng ano, card. Kapag ako mga teacher noon, ay kung pag naglaro na, kasama na yung minsan may beer na doon, beer na si garilyo. Yeah. Huwag kanyo lang, hindi ko naman sinasabi. Gawin nyo talaga, hindi nyo kayang gawin. Pero, why not? Kaya ko nga eh. Hintayin mo ba kung magkakasakit ka? Yung sigarilyo, ang daming katamaan niya, puso, number one. Mostly talaga yung mga malakas na sigarilyo, nagkaka-heart disease. Subukan nyo lang. Just try to do what I have told you. Okay. Ang kanina na pa sa dito ah. Kailang cut na bago dito sa footage ko. Nag-iisa lang ako, basa na yung likod ko. Uwi na yata ako guys. Sige, tama na ito. Okay. See you on my next video. I don't know kung sa park pa ako, kung saan basta. See you on my next video. Basta my daily life. Maglalagay ko sa video. John XT at 60. John XT at 60. Ngayon sa Dilshop Garden, Sunken Garden. Okay, see you next time guys. Bye bye you.